Hello po mga YouTube friends, welcome back to Win's World TV. This is your Kuya Win at meron naman tayong panibagong video. So ang video natin ngayon is all about kung paano gagawa ng yung tawag nila dyan na personalized subscribe button video clip. So huwag na natin patagalin, umpisa na natin. Using Filmora version 10. Pwede lang natin ang Filmora natin. Add natin yung ating logo. Pala, i-add natin ang ating logo. Meron akong logo dito ng Win's World TV. Add ko lang dito. Okay, so kailangan meron tayong white background, no? Okay, umpisa muna natin. Maglagay tayo ng white background. Sample colors. White, drag lang natin siya dito sa ating timeline. By default, 5 seconds siya. Yung ating clip na white color. So, i-add naman, punta tayo sa ating logo. Oh, drag lang natin siya sa timeline. Okay, medyo isa natin siya. So sa video na to, pagkalalagyan natin siya ng allowance dito ng white para sa ending, empty para sa starting, white then para mag-start ang video natin na white, hindi agad yung logo. Kasi pag nilagay natin yan dito, starting yan, nandyan na kagad yung logo. So, ayaw natin. Okay natin, ang starting niya is white. So, mag-a-appear yung logo. Okay. Ang gagawin natin yan ngayon, kailangan nasa labas muna yung logo natin. So, punta talaga tayo sa view, zoom, level, palitin natin ang ating screen work area para nakikita natin siya ng maayos. Punta lang tayo dito kung saan nag-start ang ating logo nag-appear. Double click lang natin siya, yung layer, para mag highlight siya dito. And i-adjust lang natin kung anong size ang gusto natin para sa ating logo. Drag lang natin siya. So, kunwari, dyan siya mag-a-appear, no? Kasi mag-slide dyan. Punta dito. Gusto ko ganyan lang siya size. Okay, kung okay na sa akin yan. So, ang starting point niyan dapat, ito, starting point ng ating logo. Dapat, nandito yan sa labas. So, make sure ilabas natin siya. Okay? So, pag nasa labas na yan, lagyan natin ang keyframe ngayon. Ito lang tayo dito. Click natin yung keyframe. Make sure ang marker natin ay nandun sa start ng ating logo. Kung siya, nasa labas siya ng screen. So, click lang natin yung keyframe. Magkakaroon niya siya doon ng mark na meron na siyang nag-indicate na siya na may starting keyframe siya. And then, mag-move lang tayo ng mga a little bit frame yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frames. Then dun sa 10 frame na yon, i-adjust natin ang exposition ng ating logo. So, okay, drag lang natin to using ang mouse natin. Dinadrag ko lang siya para mag-adjust. Okay. So, release. Pag okay na yan, ibig sabihin, from this point, this frame, pupunta siya dito. Pag nandito na siya sa frame na to, nasa loob na siya, nasa position na siya, na -471x sa x axis. Okay, yung position niya. Tingnan natin. Pisa natin. Mula sa starting ng video,
Okay. Mag-move yan ng ganyan. Okay. So, yun. So, gusto ko naman meron subscribe dito sa tabi. Gagawin natin, mag-add tayo ng another sample colors. Red naman. Okay. Da-drag lang natin itong red. Lagay natin dito sa upper layer. Okay. Pero i-adjust natin to. Kasi sobra siya. Okay. Try natin hanggang dito lang muna. Kung saan natin yung W natin. Pantay natin. And then, natakpan ngayon yung ating logo at yung white layer. So, double click lang natin itong red layer object. Adjust lang natin itong size nya. Yan. Adjust lang natin. Lagay lang natin kung saan natin siya gusto sa ating screen. So, halimbawa, ayan. Okay na sa akin yan. So, ang gagawin ko ngayon, kailangan may subscribe na text dito. So, gawin natin yan ngayon. Maglagay tayo ng subscribe text. Punta tayo sa titles. Click lang natin yung titles. Yan. And open lang natin itong titles. Dito. Sa portion na to, click lang natin dyan. Meron dito yung default title. Drag lang natin itong default title sa top layer. Kita nyo, nandyan na siya. Your title here. Double click lang natin itong object ng title. Adjust pala muna natin itong length ng title object na to. Sa pantay lang natin siya dun sa red layer, object layer. Then, i-double click natin siya, yung title object layer, para mapalitan natin yung, okay, yung text. So, ang lalagyan natin dito, syempre, subscribe. Tapal na natin, subscribe. Pwede nyong laro-laruin yung mga parameters niya dito. Nasa sa inyo yun. Para sa tutorial na to, as is lang muna. Kailangan nasa loob siya ng box, i-drag lang natin siya. Okay, since selected naman siya, i-drag lang natin. Then, i-adjust lang natin yung size niya. I-adjust lang natin yung size niya dito. At kung tingin natin naka-center na siya, pwede na yan. Move lang natin, click lang natin plus using arrow key para mag-move. Kung okay na, contento na tayo dyan, proceed naman tayo dun sa pag-move nitong bigla nag-appear, diba? Dapat hindi. Ayoko nang ganun. Masyadong walang dating yung pag-appear nung subscribe. So, gusto ko pa habang dumadaan yung logo, nag-a-appear yung subscribe. Red na ito. Yan. So, paano natin gagawin yun? Yun lang natin, mag-add lang tayo ng another white layer. Okay. Lagyan natin siya dito sa taas kung tapat lang natin siya kung saan nag-start ang ating logo. Then, i-adjust lang natin siya ulit. Pantay lang natin siya dito. Okay na yan. Nakita nyo, natakpan. Kasi nasa top layer siya. So, babalik na rin natin yan ngayon. Dapat ang logo natin nasa taas, ang subscribe na object natin na red box at yung subscribe text dapat nasa ilalim ng logo at nitong white layer. Papalitan lang natin yan. Iakit natin itong logo para nasa taas na siya talaga na layer, pinaka top layer. Adjust lang natin itong red box at yung subscribe text layer down, one layer down. Then, i-move din natin itong dalawa, one layer down. Okay, para wala tayong empty layers sa baba. Okay, so wala pa rin changes dito. Ang gagawin natin, kasi pag ganyan yan, ganyan pa rin. Walang dating natatakpan kasi nitong white layer, itong red box at yung subscribe text. So, ang gagawin natin ngayon, dito, sa frame na to, double click lang natin itong white layer na to, top white layer, then i-rotate lang natin siya. Then, i-position natin siya dito sa likod ng logo natin. Drag lang natin siya, change natin position, then rotate lang natin. Depende kung ano yung inyong logo. Sa akin, may slanting kasi dito eh. So, ito yung gagamitin ko. So, andyan na siya. Ngayon, ang mangyayari, dapat sasabay itong white background layer ng logo. Pag nag-move yung logo, sasabay dapat silang dalawa. So, paano natin gagawin yun?
So once na selected, habang selected itong white background layer ng logo natin, add tayo ng keyframe din. Click lang natin itong keyframe. Yan, mag-add na siya ng keyframe dun sa white background layer ng logo. So, puposition din tayo kung saan yung frame na nag-move at nag-stop na yung logo natin. So, dun din natin ipoposition itong white background layer ng logo. So, i-change lang din natin ang axis. Make sure na sakto siya dun. Tingnan natin, alisin muna natin itong pinaka-background white layer para nakikita natin, no, kung saan pumuposition itong x-axis natin. Kasi dapat hindi masyadong matakpan. Yan. So, kung contento na kayo sa ganyan position, okay na yan. So, para sa akin, okay na yan. Then, click lang natin itong OK. Enable lang natin itong white main background layer. Ito lang tayo sa starting position. Subukan natin i-render para mas mabilis ang playback. Okay, so play lang natin. Okay, makikita nyo. Okay, hindi pa, no? Hindi pa, biglang sharp pa rin. So, dapat, pagpasok niya sa frame na yon, move lang natin using arrow key. Sa frame na yon, pagpasok niya, dapat andun na din ang sa middle. Ayan, andyan na rin ang red box. So, idadrag lang natin itong red box na to kung saan nandun siya dapat nag- Okay, so nakita nyo, andun na kaagad, no? So, dapat mas later pa. I-move lang natin itong line natin na to. Tapos, i-adjust lang natin kung saan dapat siya lalabas. So, nakita nyo, nag-appear naman siya dun sa taas nung minove natin ng frame pa atras. Ang gagawin natin dyan, i-adjust lang natin itong white background layer ng logo. I-widen pa natin para hindi siya mag-appear. Okay. So, atras natin frame. Set ba natin, no? From here, pasok yung logo. Okay. So, nag-appear siya dyan. Pag move niya dito, ayun na. Yun. Dapat nagaganyan siya. So, susunod na rin yung subscribe text natin later. After natin itong red box layer. So, solusyonan muna natin to. Kasi lumabas dito yung red box. Dapat hindi. So, ang gagawin natin dyan, balik lang tayo dito sa pinaka starting position ng ating white box layer ng logo. So, double click lang natin siya. I-widen pa natin. So, i-widen natin to ng scale natin ng 113.75 scale. So, balik naman tayo dito. 113.75. Okay. So, nakikita nyo, ang problema dito dapat stick siya dyan, diba? Sa edge ng W. Pero, but frame by frame, nakikita nyo, lumalayo siya. So, pwede natin i-cancel ngayon to. I-cancel muna natin tong keyframe na to. So, ang gagawin natin ngayon, dito tayo magki-keyframe. Click na natin to. I-move na natin siya. Okay, so naglagay na siya ng bagong keyframe. I-hide muna natin yung pinaka back, white background layer para na-detach natin siya ulit na maayos. So, yan. Okay. So, okay na sa akin yan. Click na natin to. Okay. I-unhide na natin to. So, balikan natin ulit sa umpisa. Okay, all throughout. Ganyan yan. Hindi yan nagbabago dapat yung size niya. So, balikan natin dito. Step by step. Frame by frame. Okay. So, walang lumabas na red. Okay. Paano naman yung subscribe? Ba't biglang lumabas yun? Hindi, sabay lang natin siya dito sa red box layer. Okay, i-adjust lang natin to. Okay. So, makikita nyo, frame by frame. Okay. Ayan na rin yung subscribe. Ayan. Okay. So, okay na tayo dyan. Ngayon, ang gusto ko naman is may mouse pointer na magkiklik sa kanya. So, meron tayo dito sa elements ng Filmora. Click lang natin dyan. At punta lang tayo sa web.
meron din tayo ditong web element clear 01 mouse pointer. Okay. I-drag lang natin yan sa ating timeline sa upper layer. So, dapat kung maobserbahan nyo, ito, pwede ko siyang itapat dito kung saan nag-end yung, nag-stop yung logo para dun siya mag-start, mag-play. So, pag pinay ko yan, yun, nag-click siya dun. Kung saan siya nag-click, dun tayo dapat itatapat natin yan dito sa ating subscribe. Dapat hindi siya dyan nag-click, dapat dito. So, double click lang natin yung mouse pointer element na yan. Then, pwede natin adjust yung size niya. Kung gusto natin, yes, just kung anong size. Tapos, tapat lang natin siya dito sa gitna. Yan. So, play natin siya ulit. Yan natin. Okay. So, nag-click siya. So, dun siya nag-click. Pero dapat, ang gusto ko, para napipress din itong red box at subscribe text. Liliit siya, lalaki. Parang pag-prenes mong ganun. Para may effects. Medyo maganda ang dating. So, ita-timing lang natin kung saan siya nag-click. Okay? Pag lumiit, nakita mo yung mouse, lumiliit. Pag nag-click, ayun, nandun siya yung bilog niya. Yan. Dito sa pinaka-start ng pag-click niya. So, dyan, gagawa natin ang resizing keyframe ulit ang ating red box at ang subscribe button. So, itong subscribe layer natin, click muna natin itong red box. Diyan muna tayo mag-work. So, diyan tayo mag-start ng, sa frame na to, mag-start ng keyframe. So, add lang tayo ng keyframe. Okay. So, na, nagkaroon na ng keyframe marker. So, sa next frame, forward lang tayo frame. Ang gagawin na natin, liliit dapat siya yung ating box. So, paliliitin lang natin ng mga 90. Yan. Pwede 90. Ayan. Expand natin. Dapat meron siyang changes dito na ibig sabihin nag-adjust siya. May mark siyang ganun na arrow green. Ibig sabihin there's a change na ifa-follow niya. Okay. So, another keyframe. Move lang tayo. Another frame pala. So, frame. Okay. Napatalaki na siya dito. Okay. So, dito, magiging 100 na ulit siya. Ayan, 100 na ulit siya. So, make sure selected yung red box. Balik natin siya sa 100. Pag pinay natin yan, ngayon, bumit yung box. Then, lumaki. Okay. Yung subscribe din, gagawin natin kung saan nag-start yun, pag-press na yun. Ito naman subscribe text layer natin. Double click na natin yan. Maglagay din tayo ng keyframe dyan. Okay, so ayun, nagkaroon na ng keyframe. So, i-scale din down natin siya. One frame, step forward. Win and min 90. Tingnan natin 90. Lumiit ba or masyadong ano, gawin natin 80. So, lumiit na siya pero dapat naka-center. So, i-move lang natin siya sa center. Ito, drag ko lang to to the right para naka-center pa rin. So, once na okay na sa akin yan, move one frame forward naman ako. Okay, yan. Dapat, babalik siya sa kanyang original size. So, dapat dito is 100. Gawin natin siya. Make sure selected siya, no? Yan, selected, dapat 100. Okay, so makikita nyo sa frame position na to, hindi siya naka-center. So, i-re-center lang din natin ulit. I-drag naman natin itong x-axis niya to the left. Yan, so kung contento na tayo sa ganyan, okay na natin yan. Kaso ang problema, dapat le-letter D na siya, diba? So, click lang muna natin itong okay at change lang natin siya. Double click lang natin to dito. Dapat double click natin siya dito. Itong subscribe text natin. Okay, so pa once double click natin, pwede natin siyang i-change dito. Letter D, lagyan natin D, subscribe. So pag mapapasin nyo, may letter D na siya. Pero may konting problema pa dyan. Kasi pag binalik nyo, before pa siya maklik,
may letter D na. Paano natin gagawin na dapat wala pang D tapos magkakaroon na ng letter D? So dito sa pag middle keyframe dito, sa pag-click na yan, ikakat natin tong layer na to, text layer. Cut lang natin siya. Make sure na selected tong layer. So selected tong text layer. Cut. So kinat natin siya sa gitna kung saan siya nag-meet yung click na yon. Then itong layer na to, click lang natin yung first half. Alisin natin yung D. Subscribe. Okay. So ito sa layer na to, pag dinoble-click natin, may D. Ito sa object na to, walang D. Okay. Try natin. Frame by frame natin muna siya. Natin. Subscribe. Pak. Okay. Pag-click niya, bigla nagka-D. Maliit pa siya. Pag-laki niya, okay. May D na. So, okay. I-render mo natin ulit. Tingnan natin. Para medyo mabilis yung playback. Mabagal-bagal tong computer ko. So, play lang natin. Tap muna natin. Play. Yun. Okay. Diba? So, hindi maganda yung pagkatapos ng video. So, ang gagawin natin, kasi nawala bigla eh. Oh, nawala bigla. Pangit. So, kakat ko lang tong mouse pointer element na to. Kasi hanggang dyan lang naman yung atong logo natin at subscribe button. Cut ko lang to. Make sure selected bago kayo mag-cut. Okay? Then, select nyo lang yung alisin natin na portion. Hit delete sa keyboard. So, okay. Ang gagawin natin ngayon, maganda may sound, di ba? Pagka push sound niya, tsaka yung click sound. Wala pang click sound dyan. Dapat may click sound. So, mag-add lang tayo ng sound effect. Ito, meron tayong mouse click dito. At yung whoosh sound effect. Add lang natin yan. Drag lang natin sila dito sa ating media section ng Filmora. Okay. And then, yung ating mouse click. So, unahin muna natin yung whoosh. Whoosh. And drag lang natin siya dito sa audio layer. Okay. Makikita nyo dito, meron siya yung waveform kung saan nag-umpisa yung sound na yun. Pwede natin i-cut yung medyo starting position nito sound na to. Ta-timing natin siya na dun lang siya tutulog pag dun nag-whoosh. Okay, yung logo. Try natin. Nag-timing naman yung pag-move ng logo sa sound effect. Okay, so ita-timing mo lang yan talaga. Then yung mouse click natin, ita-timing din natin. Drag lang natin siya dito sa audio timeline. Then, nakikita nyo naman yung waveform ng click kung saan nag-start. Siguro dapat dito siya mag-start. Okay, try natin. Ayun, nag-timing naman siya. So, sa pag-click dito, nag-timing naman ang ating mouse sound effect. And then, after nyan, gusto ko pagka nag-click, pabalik na naman tong ano, logo natin. Atras naman siya at mag-fade na naman. 10 frames from before is siya mawala. Move natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10th frame. Okay. So, dito dapat start siya mag-move yung ating logo. So, make sure i-click natin yung logo, layer, object natin. Then, punta tayo sa keyframe. Okay. So, para magkaroon siya ng keyframe dyan. Then, dun sa last, before na lang, dapat mag-move ang ating logo, which is dapat to the right. Dapat nakalabas na siya. Yan. Okay. Sa position na to. So, ganun din ang gagawin natin para sa white background layer ng ating logo. Balik tayo dun sa starting keyframe ng ating logo, back before siya mag-exit. Click lang natin yung white background layer ng ating logo. Add lang tayo ng layer. Okay, so para magkaroon na siya. Add lang tayo ng keyframe, sorry. Then, i-move natin siya dito sa last
keyframe ng ating logo, yung marker natin, and make sure selected din ating white background layer ng logo, at i-move lang natin ang exposition ng ating white background layer na dapat nasa labas na siya. Pero dapat wala na siya, no? Wala na to. Susolusyon na natin yan later. At itong mouse pointer. So, click muna natin ito. Okay. So, tingnan natin kung ano mangyari. So, dapat i-erase niya yan. Okay. Start na siya mag-move. Nawala na yung red. Totally na covera na. Pag-move natin dito ulit, wala pa rin. So, okay na yan. Clear na yan. Pag-move natin dito, meron. So, dapat dito pa lang or dito, pwede na natin siyang i-adjust itong white, red box layer natin. Yan. And same with this subscribe text. So, dun kasi siya natakpan na ng todo. Okay. Na-erase na siya. Okay. Dinaanan na. Okay. Totally naka-exit na yung logo. Wala na rin. Hindi na rin visible yung red box at subscribe text. Pero itong mouse na iwan. Ang gagawin lang natin dyan, ibababa lang natin itong mouse pointer sa ilalim ng logo at ng white layer. Okay. Kasi dahil nasa ibabaw siya eh. Nasa ibabaw siya na lahat. Kaya hindi siya matakpan. So, idadrag lang natin ito. Logo at white box layer background ng logo one layer up. And ito naman ibaba natin. Yep. So let's see, balik tayo dito. Okay, cover. Ayun, natakpan na silang lahat at nag-exit na. So, wala na. So, ang last na gagawin natin ngayon ay lalagyan natin siya ng sound effects din. Boost din pa-exit. Pwede natin i-copy to. Lagyan natin dito para same sila ng sound. Kasi na-adjust natin yung sound dito. Right click lang natin yan. Copy. Click lang natin dito. Control V, paste. So, gawin natin. I-match lang din natin kung saan siya mag-fall. Dapat mag-start yung sound. Okay, render mo natin para mas mabilis ang playback. Okay, then play na siya. Okay. Diba? So, timing. So, from the start, tingnan natin kung anong kalalabasan niya. So, ganun lang. Pwede na natin siyang i-export. Lagyan natin subscribe na file. Okay. So, mas mabuti 1920x1080. Full HD natin siya isisave. So, export lang natin yan. So, yan. Tapos na ang ating personalized subscribe button video clip. Save na natin yung project natin. And then, pwede na tayo mag-start ng another project at i-import na natin yung ating ginawang video. Try na natin. No? So, add lang ako ng video dito. Ito. At yung subscribe to. Gagamitin na natin siya. Drag lang natin itong sample video natin. And then itong dyan po siya. Gusto mag-appear.
Okay, play. Ganun lang siya. Okay, so meron na tayong personalized subscribe button video clip. So kung nagustuhan nyo ang video na to, please hit like button sa baba at subscribe na rin kayo para ma-inspire akong gumawa pa ng maraming tutorial videos, at comment na rin kayo below para kung meron kayong mga request. Okay, salamat na marami. At so, till next video, stay safe and stay informed. Bye!